The hottest and the latest stories in the showbiz world this week. Roundup, this is Push Most Wanted, Top News of the Week. Hello Pushmates, ako po si Jeff Fernando at muli magsasama-sama na naman tayo para ibigay namin sa inyo ang latest sa inyong mga paboritong celebrities at dito lang yan sa Push Most Wanted. Pero bago ang lahat ng yan, huwag muna nating kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga sinusundang artista. At simulan na natin ang balitaan sa ating top news story number 5. Sino nga ba ang nag-inspire kay Paul Salas para gumawa ng YouTube channel? Nandito, alamin natin. Paul Salas, inaming si Jelay Andres ang dahilan kung bakit ito gumawa ng YouTube channel. Hindi gaya ng maraming artista nang nagsimulang mag-vlog noong simula ng pandemya, ay ngayon lang nakumbinsi ang aktor na si Paul Salas para gumawa ng kanyang YouTube channel. Sa exclusive interview ng Push kay Paul, ay sinabi nitong akala niya ay sobrang hirap ng paggawa ng contents. Dagdag pa niya, pero syempre, nung nakakabanding ko na sila Jelay Andres, sila Jonaline, nun ko nakita na hindi naman pala ganun kahirap yung vlog. Ipapakita mo lang yung totoong ikaw. Focus muna si Paul sa kanyang vlog at sinasabing makikita ng marami dito ang kanyang bonding with friends, lalo na ang mga naging kaibigan niya sa Kapamilya Network. Pagbabahagi pa ni Paul, parte ng New Year's resolution niya ngayon ang mas maging active sa kanyang social media para masubaybayan pa rin ito ng kanyang mga tagahanga. Alam niyo, isa sa mga naging takbuhan ng napakaraming personalidad at kahit hindi personalidad, marami kasi sa atin ang walang magawa, biglang walang ginagawa nung mga nakaraang lockdown, lalo na last year, di ba? Naging takbuhan natin o libangan ang social media. Ito yung naging outlet natin para ma-express ang ating mga nararamdaman dahil hindi nga pwede yung normal na makikipagkwentuhan o face-to-face na kwentuhan sa ating mga kaibigan gaya ng ginagawa natin noon. Ngayon itong ginagawa ni Paul Salas, malaking tulong ito sa kanyang career kasi napakarami ng kanyang followers ang naghihintay lagi ng updates na kanyang ipopost sa kanyang mga social media accounts. At ngayon na mas magiging active na siya sa pagpopost ng updates na ito, marami ang matutuwa. Pumunta naman tayo sa ating top news story number 4. Ano nga ba ang dahilan ng sunod-sunod na heartbreak ni Yeng Constantino? Nandito ang detalye. Yeng Constantino, magkakasunod ang kinakaharap na heartaches. Sa vlog ng singer na si Yeng Constantino, ibinahagi niya ang kanyang karanasan nang magkaroon ito ng COVID-19. Pagtatapat niya, hindi lang siya, kundi pati na rin ang kanyang asawa na si Yan Asuncion. At tinamaan din ng COVID. Ayon kay Yeng, dama niya ang sintomas habang asymptomatic naman ang kanyang asawa. Hindi raw siya nagpanik nang malaman niyang mayroon siyang COVID, ngunit nabahala umano ito nang lumala ang kanyang nararamdaman at umabot sa puntong hindi na siya makahinga. Anya, nawalan siya ng pang-amoy at pumutla ang kanyang panlasa. Sa kabila nito ay pinilit niyang magpatatag para hindi na mag-alala ang kanyang asawa. Nakayanan man niyang maging matatag sa harap ng COVID, mas mahirap ang sumunod na dago kay Yeng nang pumanaw ang kanyang ina. Kwento ni Yeng, matagal nang nag-struggle ang kanyang ina at habang tumatanda ito ay lalong nagkakaroon ng maraming komplikasyon ang sakit nito. Habang nilalabanan pa ng katawan ni Yeng ang sakit, tumawag ang tatay niya para iparating ang malungkot na balita. That was September 23, mga 5 a.m. Hindi ko pa narinig yung boses ng tatay ko na ganung kalungkot. Binalita niya sa amin na wala na si mama. Saad ni Yeng. Sa ngayon ay sariwa pa rin sa puso ni Yeng ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina. At sinabing ang butas na iniwan ng kanyang ina sa kanyang puso ay nandoon na habang buhay. Sabi nga dito sa kwentong ito, no, sunod-sunod ang dagok o ang mga pagsubok na dumadaan sa personal na buhay ni Yeng Constantino. At naniniwala naman tayo na malalagpasan ito ni Yeng at marami siyang matututunan sa kanyang pinagdadaanan na ito. Pero sa bilang isa sa mga followers ni Yeng Constantino sa social media, lalo na sa kanyang mga avid fans na nag-iintay ng kanyang bawat performance, diba, bawat bagong kanta na ilalabas niya, affected din sila dito dahil syempre ang kanilang iniidolo ngayon ay malungkot. At ang kanilang iniidolo ngayon ay may matinding pinagdadaanan kaya wala tayong maitutulong kay Yeng kundi matinding dasal na sana ay mas maging malakas siya sa lahat ng pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Pumunta naman tayo sa ating top news story number 3. Sinimula na ng mag-asawang Neil Arce at Angel Oxin ang pag-decorate ng kanilang Christmas tree. Nandito ang buong kwento. Angel Oxin at Neil Arce, may tipid hacks sa pag-decorate ng Christmas tree. Sa latest vlog ng mag-asawang Neil Arce at Angel Oxin, ibinahagi nila kung paano nila nilagyan ng disenyo ang kanilang 12-year-old Christmas tree. Dagdag ni Angel, pandemic ngayon at kung ano ang pwedeng gamitin na luma ay gamitin na para maging praktikal.
Pag-alala ni Neil ay sinasamahan niya si Angel na bilhin ng Christmas tree 12 years na ang nakalipas noong sila ay magkaibigan pa. At ngayon ay napag-desisyon na nilang mag-asawa na gamitin muli ang Christmas tree na ito sa kanilang bahay para sa una nilang Christmas bilang mag-asawa. Sa vlog na ito ay pinakita rin ng mag-asawa ang ilang tips ng kaibigan at stylist na si Randy Lazaro kung paano disenyuhan ang Christmas tree gamit lamang ang mga bagay na nakikita sa loob ng bahay. Ang stylist na si Randy ay siya rin ang disenyo ng reception ng mag-asawa matapos ng kanilang civil wedding noong July. Kwento pa ni Angel ay nagagamit pa rin nilang mag-asawa ang mga bulaklak at halaman na dinisenyo ni Randy nung ikinasal sila. Bilang bagong husband and wife, maraming mai-inspire sa ginawang ito ni Neil Arce at Angel Oxin, lalo na ngayon na pandemya o kailangan magtipid natin sa mga gastusin, di ba? Parang naging magandang inspirasyon ito dahil hindi porket artista dapat laging bago, hindi porket artista dapat mahal at laging bago at sunod sa uso ang kanilang mga gamit o ang kanilang mga ipinapakita sa social media. Dito na iba si Angel Oxin at Neil Arce dahil gumamit sila ng isang lumang bagay na pwede pang pakinabangan at nag-recycle sila ng mga bagay na pwedeng mas magpaganda pa sa kanilang Christmas tree. Para naman sa ating top news story number 2, ano kaya ang mga eksaminasyon na pinagdaanan ng mag-asawang Julius at Christine Babaw? Nandito ang detalye. Julius at Christine Babaw, hindi cancerous ang resulta ng colonoscopy at endoscopy. Labis ang pasasalamat ng mag-asawang Julius at Christine Babaw sa Panginoon nang lumabas ang resulta na isinagawa sa kanilang colonoscopy o pag-eeksamina ng kani-kanilang large intestine at endoscopy o pag-eeksamina ng kani-kanilang internal organs. Sa isang Instagram post, ay proud na ibinahagi nila Julius at Christine ang mga resulta ng kanilang test. Ani Christine, ang tatlong polyps na nakita sa kanya ay 4 at sa asawa ay hindi cancerous. Caption ni Christine, "Early detection is the key. Praise God and thank you." Pinasalamatan din niya ang doktor na nagsagawa ng eksaminasyon. Samantala, pinayuhan naman ni Christine ang mga gaya niya na nooy takot na sumailalim sa ganitong test na huwag mangamba, lalo pat mabilis lang umano ito at wala ring mararamdamang sakit. May kaparehong payo din si Julius sa kanyang followers sa Instagram at sinabing kailangan umano ito lalo pat hindi na umano siya bumabata. Samantala, na-diagnose naman sila ng GERD dahil pareha silang mahilig magkape. Malapit sa akin sina Julius Babaw at Christine Bersola dahil sa pagsisimula ng aking career bilang on-cam talent dati sa alas 5:30, sila ang aming main host. At halos araw-araw kami magkasama sa loob ng halos isang dekada. Nakita ko yung development nila bilang magkaibigan, tapos naging magkarelasyon, naging mag-asawa. At ngayon, meron ng pamilya at nandito na sila sa stage na talagang kailangan nilang alagaan at bantayan ng kanilang kalusugan. Nakakatuwa dahil hindi lang nila inaalagaan ng isa't isa pagdating sa ganito, kundi inaalagaan din nila ang kanilang mga followers na hindi bumitiw sa kanila simula pa noong alas 5:30 days na kailangan at mahalaga na alagaan ng kalusugan. At kailangan kung may budget na dumaan sa mga ganitong examination para maaga pa lang ma-detect na kung may diferensya o dapat alagaan sa ating kalusugan. At para naman sa ating top news story for the week, ano nga ba ang reaksyon ni Luis Manzano sa relasyon ng amang Edu Manzano at Cherry Pie Picache? Nandito ang detalye. Luis Manzano, nagbigay ng reaksyon tungkol sa relasyon ni na Edu at Cherry Pie. Naging usap-usapan nitong mga nakaraang linggo ang pag-amin ni Edu Manzano na sila ay officially dating na ng co-actor ng Marry Me, Marry You na si Cherry Pie Picache. Dahil dito umabot na rin ang balita sa anak ni Edu na si Luis Manzano. Ayon kay Luis, nagulat umano siya at ang asawang si Jessie Manjola nang malaman ang tungkol dito. Anya, talagang no one saw it coming. I think a friend of mine took a picture with them. Tapos he sent me the picture, yung kaibigan namin, na he was with the daddy and Tita Pie. Date night, yata sila. Matapos ito ay sinend din daw ni Luis sa ama ang picture at sinabing happy ang kanyang ama. Dito ay nag-reply si Edu at sinabing yes anak, happy happy. Pagbibiro naman ni Luis ay maaaring pagbumulik na umuno ang prangkisa ng ABS-CBN ay sina Edu at Cherry Pie na ang pangtatapat na love team ng Katniel. Kamakailan ay nag-post si Cherry Pie ng isang litrato kung saan makikitang magkasama sila ni Edu habang nasa New York City at Florida. Nakakatuwa ano kasi hindi talaga nabibilang ang edad pag sinabi mong in love ka. Talagang once you're in love, hindi importanteng matanda na ako or senior citizen na ako, ganun. Napakagandang love story nitong sinisimula ni Edu Manzano at Cherry Pie Picache at nakakatuwa rin yung bonding bilang ama at anak ni Luis Manzano at Edu Manzano kung paano nalaman ng isa't isang update sa kani-kanilang personal na buhay. At yan ang mga latest update na inihanda namin sa inyo sa episode na ito ng Push Most Wanted.
Huwag kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating mga social media accounts para lagi kayong updated sa inyong mga paboritong celebrities. At mga kapamilya, huwag nyo rin kalimutan na mag-tune in sa ABS-CBN Entertainment Spotify in partnership with Podcast Network Asia. Dahil mapapakinggan nyo na rin dito ang inyong favorite ABS-CBN shows, gaya ng Push Bets Live, Push Extra Scoop, at itong Push Most Wanted. Muli, ako po si Jeff Fernando para sa Push Most Wanted.